lahat. Pwede po tayong tumayo. And pwede nating batiin ang mga katabi po natin ng magandang umaga. Abutan po ba kayo ng ulan? Hindi maulan po. Okay po, siguro simulan po natin by prayer po. So, let's pray. Lord, magandang araw po ngayon. Lord, thank you, Lord God, sa pagbigay ng pagkakataon, Lord God, na nandito kami, Lord God, para purihin at sambahin ang iyong ngalan, Lord. And I pray, Lord God, na kahit marami kami pinagdaanan sa nakaraang linggo, Lord God, tulungan niyo po kami, Lord God, isang tabi po yung mga pagdaanan namin, Lord God, para makapag-focus kami, Lord God, sa pagpuri at sa pagsamba, Lord God, ng ngalan niyo, at makapag-worship kami, Lord God, in truth and in spirit, Lord God. Thank you, Lord God, and we lift up your name. In Jesus' name.
season, Lord God. Kahit maulan man, Lord God, maaraw, Lord God, summer, Lord God, Ikaw pa rin, Lord God, yung tatakbuhan namin, Lord God, kasi Ikaw ang tunay na Diyos, Lord. Ang aming alay ay
Manha. Napakaganda at napakapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Colossians chapter 3, in verse 15, the Apostle Paul wrote, "Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi." If you come to this place today, bearing that heavy burden, dahil meron kang kagalit, or meron kang isang tao na hindi ka okay na makasalamuha, would we take time today to ask the Lord for forgiveness? And just take this time, sa oras na ito, to let the Lord fill our heart ng kanyang pagmamahal. To let the Lord fill our heart with that forgiveness, para mapatawad natin yung mga taong hindi tayo okay with. In verse 16, the Apostle Paul continue, "Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso
Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang iyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. And this morning, Church, we are to be reminded na sa bawat araw, lahat ng ating ginagawa should be all towards the glory of God. We do it in the name of Jesus. And so let us pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Tunay na napakaganda, kamangha, at napakapangyarihan ng pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus. And Lord, today, aming pinaniniwalaan na sa pangalan ni Jesus, there is freedom. Sa pangalan ni Jesus, merong kaming pag-asa. At sa pangalan ni Jesus, there is peace. And so, Father, we pray na sa bawat araw, wala kaming ibang pangalan na tatawagin kundi ang pangalan ni Jesus. And so, Father, we pray that every day, you guide us, you lead us, you cover us, and you protect us. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sa mga oras na ito, Father God, pinupunuan mo ng iyong pagmamahal ang aming mga puso upang matuto kaming magmahal ng kapwa namin, magpatawad ng kapwa namin, Panginoon. Maraming salamat, Father, because in the name of Jesus, there's also healing. Oh, Father, we pray for healing for those people, Panginoon, na may mga karamdaman sa mga oras na ito. We also pray for healing for those people, Panginoon, who have an issues with their relationship, whether it's a husband and wife relationship, parents and their children relationship. Oh, Father, we pray for healing in those areas, Panginoon. And Father, we pray that as we look unto you, Panginoon, we are just going to seek you with all of our heart, mind, soul, and strength. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa amin sa umagang ito. And unto you, God, be all the glory, the honor, the praise, and the thanksgiving. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo umupo, batiin po natin ng isang mapagpalang umaga ang ating mga katabi. Good morning po. And if this is your first time to join us, we are Beginning Church. We are a church family who believes in winning people, making disciples, building leaders, and reaching the nations for Jesus. If this is your first time po, we want to give you a very special welcome. And later po, no, if this is your first time, you can approach po any of our pastors, leaders, or workers. And meron po kaming inihandang special na regalo para sa inyo. So yesterday po, we had our Encounter God Retreat 1. Praise the Lord. We have 37 participants, di ba? And yesterday po, talagang the Holy Spirit is overflowing. Amen? And wala pong ibang nakakagalak na tanawin kundi makita ang mga tao na isuko ang kanilang buhay sa Panginoong Jesus. And we saw that yesterday. We saw people's lives transformed. Nakita natin na bondages are broken, strongholds are broken, healing happened. So, ang dami po. Kaya nakakatuwa po ang Encounter God Retreat. And because of that po, meron tayong several participants na mag-undergo ng water baptism. Magkakaroon po ng water baptism sa ating 10 a.m. service. So, water baptism is actually a public declaration na gusto mo nang talikuran yung dating ikaw. Dahil nakilala mo na si Kristo, tinanggap mo siya sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas, and you want to live your life, this new life with Christ. And so, gusto mong ibahagi sa lahat ng tao itong desisyon na gagawin mo. And that's water baptism. Water baptism is not about changing a religion. Just to be clear, hindi ka nagpapalit ng religion when you undergo water baptism. You are not also being part of a denomination, no, of if you undergo water baptism. At ang importante sa lahat, ang water baptism po, hindi yan ang daan patungong langit. Diba? Sino pong gustong pumunta ng langit? Parang ilan lang po ah. Sino pong gustong pumunta ng langit? Ayan. So, Jesus is the only way to heaven. So, if kayo po, you are feeling the prompting today to undergo water baptism, you are still welcome, no, to join us and undergo water baptism sa ating 10 a.m. service later po. So, several announcements po for some of the exciting activities na meron sa ating church. First po is our couples night. Ayan po. Pakitaas po yung mga kamay na may asawa. Ayan. So, we invite you po to our couples night on February 25.
That's at 6 p.m. po dito sa Beginnings Church. Ito po ay Harana, Kundiman, OPM at iba pa. So may registration po tayo na 800 per couple. So per couple na po yun. Ito yung para sa food and everything po na gagamitin for that event. So kung hindi pa po kayo nakakapag-register, may registration po tayo sa labas. Second po na announcement, meron po tayong The Unstoppables Zoom event on February 23 at 9 a.m. Ang Unstoppables po, ito po ang ating ministry to our seniors, our seasoned men and women. At ang topic po nila, usapang pag-ibig. Ang usapang pag-ibig hindi lang para sa mga teenager, para din po sa mga seniors natin. So if you are a senior, we encourage you to join on February 23 at 9 a.m. And last po, we are starting our Habits 1, Knowing God, on March 5. This will run for 5 Sundays, from March 5 to April 2. Face-to-face na po ang ating Knowing God class, from 1 o'clock to 4 o'clock p.m. every Sunday from March 5 to April 2. So, dito po, it's a safe space for you to ask your faith questions. No? Kung yung mga tanong nyo po is, kung mabait ang Diyos, bakit may suffering? So, we encourage people to ask questions. And the classes, the discipleship classes that we are having are safe spaces for you to ask these questions. So, if marami kang tanong about the faith, we encourage you to join one of our classes and we start with the Habits 1, Knowing God. So, kung hindi pa po kayo nagre-register, may registration din po outside. And now, we've come to the most exciting part. It's giving. Sino po ang mga... Ayan, this week we had our Valentine's Day. Ayan, may mga nakatanggap po ba ng regalo, mga nagbigay ng regalo. Pakitanong naman po yung katabi nyo, in love ka ba? In love, no? And when we talk about love, the ultimate measure of love is John 3.16. Can we flash on the screen? John 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. It's a very familiar verse, very common, alam natin lahat. But when you look at this verse, meron kang makikitang tatlong action words na ginawa ni God. No? Tatlong action words. Next slide. So first, yung pag-ibig. God love eh. Diba? It's an action na minahal niya tayo. Second, ibinigay. God gave. No? So that's the second action word. And lastly, ang sino mang sumampalataya. Those who believe. So three action words. Pag-ibig, ibinigay, sumampalataya. Ganyan ang ginawa ng Panginoon nang pinadala niya si Jesus dito sa mundo. And that's the ultimate measure of love. That's the ultimate measure of giving. And unto us, as we choose to give today, ito rin yung nire-require ni God sa atin. Ito rin yung actions na hinihingi ni God sa atin. Na as we give, dapat gawin natin ito ng may buong pag-ibig or buong pagmamahal. That as we choose to give, no, ibigay natin ng walang pag-aalinlangan. And that as we choose to give, tayo ay manampalataya na the Lord will take care of everything in our lives. So let's pray po. Heavenly Father, we thank you for sending your Son Jesus into this world to give us a model, Panginoon, of what giving is all about, what loving is all about. And so Father, we thank you, Panginoon, for giving Him unto us. And that what a privilege it is, God, to come to know Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Lord, as we choose to give today, ilagay mo sa aming puso, Panginoon, na gawin ito ng buong, na may buong pagmamahal sa iyo. Na ginagawa namin ito, Father God, dahil mahal ka namin, dahil gusto naming sumunod, Panginoon, sa lahat ng ipinapagawa mo sa amin. Lord, as we choose to give today, Panginoon, ilagay mo rin sa aming puso na manampalataya, Panginoon, na ikaw ang bahala, Father, sa lahat ng aming pinagdadaanan sa buhay, sa lahat ng pangangailangan namin sa buhay. And so, Father, may our offering, Panginoon, maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Maraming salamat, Panginoon. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. So, maaari na po tayong tumayo at lumapit sa unahan at ilagay po natin ng ating kaloob sa ating mga offering box. God bless you po as you give. And on our screen also are our different ways to give. Praise God. Thank you, Pastor Pao. Sige po, dalhin lang natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Praise be to God. What a wonderful day to worship God. Amen? Umuulan sa labas, or kanina, medyo tumigil na yata.
Umuulan naman ang pagpapala sa loob. Amen? Kasi ang salita ng Diyos, yan ang God's rain from heaven. The Word of God. So today po, itutuloy natin ang ating series on love. Love. So yung unang Sunday for the singles, kaya Finding Boaz, Finding Ruth, no? Binigyan natin kayo ng mga prinsipyo ang ating mga young adults, no? Sabi ko nga eh, yung mga teenager, matutunan lang ninyo yung lesson, wag niyo munang i-apply. Okay, dahil hindi pa ninyo oras, okay? Pero yung young adult, pwede niyo nang i-apply. Last week naman, Pastor Jeff preached to the couples, parang pag-iibigan ng mag-asawa ay lalong mag-init, magliyab. Talagang dapat hindi nawawala yung apoy ng pagmamahal ng mag-asawa. Today, our focus will be on the seniors. Wow, tingnan mo nga kung may katabi kang mukhang senior na. Huwag kayong mag-alala, minsan ako sa grocery, natatanong din eh, may discount po ba? Sabi ko, wala pa po, ilang taong pa. Pero ang salita po ng Diyos, bagaman ito ay particularly for seniors, the message today really is for all of us because I call this message generational faith. At naiisip ko lang kanina, no, nung nasa likod ako habang nagpe-pray si Pastor Pao, na-realize ko na kasi nung ginawa ko po itong mensahe na ito, ang iniisip kong generational faith ay pababa. So si Lolo, Lola, pinapasa dun sa anak na tatay, nanay, pinapasa naman sa apo. Pag ganun, pababa. Pero actually, generational faith can also move upwards. Kasi minsan, ang unang nakakakilala sa Panginoon ay yung bata. Yung teenager, yung young adult. At siya ang mag-share sa nanay, tatay. At siya ang mag-share sa lolo, lola, tito, tita. So pwedeng ganun. Pwede rin generational faith na sa diagonal. Ibig sabihin, kay tito, kapag ganyan, or kay sa pamangkin. So generational faith essentially, basically means, dapat mong ipasa yung faith. So sabihan mo yung katabi mo, ipasa mo kasi. Huwag mong suluhin, ha? Huwag mong suluhin. Okay. Our text comes primarily from 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 5. At makikita po ninyo yan sa screen. The Apostle Paul writing, no, to Timothy, I thank God, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sabi niya, whom I serve as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. Ang sarap na may taong nagdadasal para sa iyo. Amen? No? I recalling your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois. So, umpisa pala yan sa lola mo, kay Lois. In your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also Timothy. So, si Pablo, kinakausap si Timothy, sinulatan niya at sabi niya, alam ko itong pananampalatayang ito nagsimula saan? Sa lola. Pinasa doon sa anak na nanay mo at pinasa sa iyo. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong banal na salita. Ano mang estado ng aming buhay, Lord, whether we are young teenager, young adult, young couple, married, or maybe at the later stage of life, Lord, kung saan mang estado ng buhay, hayaan mo ang salita mo ay kumausap sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. In Jesus' name. Amen. Amen. So, ito pong 2 Timothy, ang kahuli-hulihang sulat ni Pablo na alam natin na ngayon ay nasa salita ng Diyos na Biblia, no? Siya po ay naging martyr, pinatay ni Emperor Nero ng Rome noong 68 AD. So, siya ngayon ay nakakulong, tapos it will end up in his death noong 68 AD. So, sinusulatan niya bago siya namatay, alam mo pag ang tao alam mong may pangitain ka na, 'di ba? Na malapit ka ng mamatay, halimbawa may sakit or kung ano man. In the case of Paul, ang malakas ang kutob niya na ito na yon. Kasi yung mga prior niyang sulat na nakakulong siya, confident siya na makalaya pa siya eh. Yung sulat niya to the Philippians, to the Ephesians, to the Colossians, nakakulong din siya. Pero may indication doon na alam niya, lalabas siya. Yung unang sulat niya kay Timothy, malaya siya nakakaikot. Pero pagdating na dito, siya ngayon ay nakakulong. At alam niya na ito na yon.
At ang taong alam niya na malapit nang matapos ang buhay niya, ano usually ang kanyang mga ginagawa? He puts his affairs in order, di ba? Ano ba yung mga kailangan gawin? Sa ating ngayon, maaari yung iyong last will and testament, sinusulat mo na. Binibilinan mo na yung mga anak. Anak, doon nakatago sa cabinet na yon, ha? Ito ang susi, okay? Huwag mong bubuksan hanggang mangyari na yung mangyayari, pero ito yon. Nandun lahat ng mga importanteng dokumento. Ito yung PIN number ng aking ATM. Ito yung checking account, etc., etc. So, si Timothy is one of his associates na iniiwan niya sa mga iba-ibang church na kanyang tinatanim. Tapos, siya ang magiging pastor, si Timothy. At itong church na pinapastor ni Timothy ay yung Ephesus, which is in Asia Minor nung panahon na yon, which is modern-day Turkey. Alam ba ninyo, by the way, itong lindol recently, di ba, Turkey and Syria? Alam ba ninyo, nung first century, the center of Christianity moved from Jerusalem to Turkey. Doon lumaganap ang salita ng Diyos at kumalat hanggang Europe. Magmula Jerusalem, napunta ng Turkey, kaya napakahalagang sa church history ang Turkey and also Syria. So, sinulatan niya si Timothy isang beses, ngayon sinulatan niya pangalawang beses, at alam niyang mamamatay na siya, malapit na, dahil later sa chapter 4, sabi niya, I fought the good fight, I finished the race, I kept the faith. Now, there is in store for me a crown of righteousness. Alam niya na makukuha na niya yung kanyang reward. So, may mahahalagang bagay na gustong iwan si Pablo kay Timothy. And under the inspiration of the Holy Spirit, yung mahalagang bagay na yon hanggang ngayon nababasa natin. 'Di ba ang ganda no na yung naisulat ni Pablo under the guidance of the Holy Spirit ay na-preserve so that 2000 years later nababasa pa natin. Can you imagine kung nawala yon? Edi ang dami-daming bagay na hindi natin matututunan. Pero in the midst of yung lahat ng importanteng sinasabi ni Pablo kay Timothy, siningit niya itong sa umpisa a very personal, very intimate portion of how Timothy got his faith. So pwede namang hindi na lang isama 'yon. Ano ba naman ang silbi nung pagkukwento na 'yon, samantalang marami pang doctrine na kailangan ituro si Pablo kay Timothy. Marami pa siyang leadership lesson na kailangan matutunan bago mamatay si Pablo para si Timothy ay mapastor ng tama yung church na 'yon. Ang daming pwedeng iwanan. Pero bakit isiningit ni Pablo itong napaka-personal na account about the faith of Timothy? Because nga, Paul understands. Pag ako wala na rito, kailangan maintindihan ninyo ito. This faith has to be passed on. Hindi pwedeng mamatay ako tapos patay na yung faith. At ikaw din, Timothy, bata ka pa ngayon pero tatanda ka rin. At hindi pwedeng mamatay din sa'yo. Kasi isipin mo kung saan mo nakuha yun. Sa nanay mo. Saan niya nakuha? Sa lola mo. So pinasa hanggang umabot sa'yo. Huwag naman sanang pagdating sa'yo, at the end na. Pag-isipan mong maigi yan, Timothy. Because here's something that we must understand. No? There is no such thing as proxy faith. Alam niyo sa maraming bahagi ng mundo, lalo na pag-eleksyon, etc., di ba? Proxy. Uy, no, makakarating. Pastor Pao, ikaw na lang. Okay. Gusto kong isulat mo sa balota. Ganun to ha. Proxy mo ako. Proxy kita. Ganun. Wala pong proxy faith. Hindi pwedeng nananampalataya si Pastor Pao, damay na ako doon. Okay? Sabit ako sa iyo ha. Okay? Bahala ka na, Pastor Pao. Kung anong gusto mong gawin, saan ka pumunta, sabit ako sa iyo. Babakas ako sa iyo. Kung gusto mong maging Buddhist, bakas ako doon ha. Kung gusto mo maging Muslim, bakas din ako. Pero kung gusto mo maging Christian, bakas din ako doon. Walang proxy faith. This is a very personal thing. You have to believe in Christ. Halimbawa, sa Romans chapter 10, verse 9 and 10, ito yung sinulat ni Pablo. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess and your faith, you profess your faith and are saved. Yung you doon, in the English version, ano, yung you, nasa original Greek, is singular. Ibig sabihin, each of you should confess with your mouth, Jesus is Lord. Each of you should believe in your heart
that God raised him from the dead. Because it was with your own mouth and your own heart. Hindi pwedeng nag-confess si Pastor Ana, damay na ako dun. Hindi. Ay, nanumpalataya naman si Pastor Pab, damay. Hindi. Each of us should confess with our own mouth and believe with our own heart. So, salvation is personal, not wholesale. Sabihan mo ng katabi mo, hindi pala wholesale yung faith na yan. Okay? Walang damay-damay dito, ha? Kanya-kanya. Kanya-kanya. It is personal, not wholesale. However, well, even if salvation is personal, saving faith can be passed on from one person to another, from one generation to another. Yung kaligtasan, hindi mo pwedeng ipasa. Pero yung pananampalataya na nagdadala ng kaligtasan, dapat mong ipasa. Huwag mong suluhin. It's meant to be shared. Bago umakyat si Jesus sa langit, yun ang huling-huling utos. Go, make disciples. Hindi sinabing, okay, disciples, dyan lang kayo. Huwag kayong aalis, ligtas na kayo. Problema na ng mundo kung anong mangyari sa kanila. Bahala sila sa buhay nila. You know? Hindi ganun ang utos ng Panginoong Jesus. Ang utos niya, humayo kayo. Ibahagi ninyo yan sa lahat ng makakausap ninyo. Psalm 71 verse 18. Look at this. Now that I am old and gray, sabi nung psalmist, matanda na ako, uugod-ugod na. Do not abandon me, O God. Let me proclaim your power to this new generation. Your mighty miracles to all who come after me. Wow! Ang ganda ng panalangin ni Lolo. Lolo na siya eh. Okay? Si Lola, senior na, unstoppable na, yung sumulat ng Psalm 71. Ngayong matanda na ako, sabi niya, at gray na ang aking buhok. Lord, wag mo akong iwanan ha. Kasi gusto ko pa na ano, na maibahagi itong pananampalatayang ito, yung kapangyarihan mo, to this new generation, itong mga kabataan, kailangan nilang maramdaman, malaman, maintindihan kung ano ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Another Psalm, Psalm 145, great is the Lord and most worthy of praise. Let each generation tell its children of your mighty acts and let them proclaim your power. Bawat henerasyon ng mananampalataya ay responsible na ipahayag yon doon sa kanilang colleagues, kumbaga, kaedad at sa mga susunod pang henerasyon. So sabihan mo ulit yung katabi mo, ipasa mo ha? Huwag mong solohin, ipasa. Okay. Which brings us back to the words of Paul to Timothy. Ayan, so introduction pa lang po yun. Okay. Sabi ni Paul, I thank God whom I serve. Wow, salamat naman. Si Pablo talagang punong-puno ng pasasalamat. As my ancestors did with a clear conscience. As night and day, I constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you that I may be filled with joy. I'm reminded of your sincere faith. So yun muna ang gusto kong pansinin yung two verses na yun. Two words na yun. Sincere faith. Paul could have just used faith. I am reminded of your faith. Sincere faith, which gives us an indication there is such a thing as fake faith. Kasi kung may sincere, may fake. Tama? Kung may totoo, may peke. Correct? So, sa mga kaibigan, totoo bang ganun? May totoong kaibigan, meron din? Uy, wala tayong ganyanan. Pastor, mahaba-habang kwentuhan yan ganyan. Pag sinimulan mo yan. Pero totoo, di ba? Ay, akala ko talaga. Nagtiwala ako. You know? Naglagay ako ng pera doon. Akala ko totoo. Hindi pala. Okay, so na-scam ka tuloy. Kita mo na? So, meron din palang faith na hindi sincere. Pero yung sincere faith means it's genuine, it's authentic, it's from the heart. It's not fake. It's not for show. Ibig sabihin, hindi ito parang pakitang tao lang na meron kang faith. Now, more than likely, itong pamilyang ito ay nakakilala kay Kristo probably even before Paul. Because Paul, remember, is not an original. Okay? He is Saul of Tarsus. He was even a persecutor of the church. Hindi siya nananampalataya kay Jesus. Sinahabol nga niya yung mga Kristiyano. Ipakulong, ipapatay. And the unang-una doon ay si Stephen. So, for a long time, Saul or Paul was not a believer of Jesus. Somewhere along the way, itong pamilyang ito ay naligtas. Malamang nga hindi dahil sa kanya eh. Kasi even though tinatawag niya si Timothy na my son, very clear kay Paul, saan galing ang faith ni Timothy? Saan? Sa nanay at sa lola. Paano naligtas itong si Timothy? Hindi ako.
Hindi ako ang nagdala sa kanya sa Panginoon, yung nanay at yung lola. Which means, mga kapatid, tatay, nanay, lolo, lola, how crucial your role is to pass on your faith to the next generation. Umabot ng dalawa, tatlong henerasyon. So ang tanong, papaano ba ipasa itong generational faith? How do we pass it on? Anim na bagay po ang gusto kong i-highlight sa inyo sa umagang ito. Unang-una, we pass on generational faith through prayer. Everything starts with prayer. Paul says, as night and day, I constantly remember you in my prayers. Lahat po tayo dito is a product of somebody praying for us. Okay? Minsan nga, hindi mo alam, pinagpipray ka eh. Malalaman mo na lang later. Okay. Yung mga, di ba, a month ago or some time ago, Pastora Ana challenged us to write some names in that piece of paper. By the way, meron pa yata, ano dyan sa likod? Pwede pa. Pwede nyo pang dagdagan, ha? Huwag nyo ilimit sa 3. Okay? Kasi sabi nyo, Pastora Ana, 3 daw eh, 3 names eh. Eh, 10 yung gusto kong isulat. Di kumuha ka ng 3 papel. Pwede yun. Okay? So, walang limit sa number. Pero ibig sabihin nun, very possible, years later, that person that was written down will go through the doors of Beginnings Church, uupo dito, nagpipreach yung pastor, will surrender their life to Jesus, not realizing na 3 years ago o kung kailan man, someone was praying for them. And all of us here are the same. In my case, it was my sister. Isang taon niyang binuno na ipagdasal ako. Isang taon niyang pinagtsagaan yung persecution ko. Habang siya ay nagpe-pray, magpe-play ako ng Led Zeppelin na yung mga hard rock na ganyan. Hindi dahil gusto ko yung music na yun. Pang-inis yun. Pang-inis. Ipe-play ko yung music na yun para hindi siya makapagdasal. Ipe-play ko yung music na yun para hindi siya makapag-quiet time. Kasi sa bahay namin, eh, nandun lang kami magkakalapit lang. So it's not because I love that music. I don't like that music. But it's for me to parang pang-asar, pang-inis. Umamin na kayo. Sino sa inyo nang asar at nang inis din dun sa taong unang nagsishare ng gospel sa inyo? Huh? Whether magulang, whether kaibigan, or asawa, lahat ng pwedeng gawing pang-inis, gagawin ninyo para lang lubayan ka na. Para lang tigilan ka na. Sige na nga, ayoko na sa'yo. Ikaw na nga ang pinagdadasal at sinisiran. Ikaw pa yung ganyan. Ay, buti na lang tumigil na siya. Yan. So, pero ang taong masigasig mag-pray, sasagutin ni Lord yung prayer na yun. Kaya mga kapatid, do not give up praying for the people that you are praying into the kingdom of God. Amen? Some of them, isang linggo lang, nakakapasok na. Some of them, isang buwan, isang taon. Charles Finney, one of the great revivalists in the 1800s. Sabi niya, na ang dami kong napreachan, daming naligtas, pero yung 3 kong matalik na kaibigan, hanggang sa dulo ng buhay ko, ayaw pa rin. No? Tapos nagkasakit siya, very terminal illness. During the time na sobrang sakit na niya, yung 2 tumanggap sa Panginoon. During his funeral, yung 3. Eh, hindi naman importante sa Lord kung kailan. Ang importante, tumanggap sila. Tama? So, tumanggap sila sa Panginoon. Pero 50 years plus niyang binuno sa panalangin yon. What if at some point sabi niya, nakakasawa ka ng ipagdasal ha? Tikas ng ulo mo eh. Don't give up praying. Amen? Keep praying. Sabi niya, night and day, I constantly remember you, Timothy, in my prayers. Number 2, at equally important, scripture. Scripture. Para natin maipasa ang pananampalatayang ito. Can you imagine no, na sa kalooban ng Diyos na preserve ang mga sulat na ito na naging Bible natin? What if nawala na lang ito? What if along the way? By the way, during the first 200-300 years of Christian history, yung barbarians na tinatawag during the Roman Empire, na lumulusob sa mga iba-ibang lugar at sinusunog ang lahat ng bagay, pati simbahan at pati mga writings. Ang dami kayang nasunog. Kasama na yung mga ancient writings. Purihin ng Diyos, may mga mongha, na kinuha yung mga manuscript at itinakbo sa kung saang bundok at itinago doon para ma-preserve lamang. Kaya 2,000 years later, eto. Hawak natin. Amen? At yung iba, digital pa. Okay? Wala na. Digital na ngayon. So,
ang Panginoong Diyos pinreserve yan. But as for you, sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 3, as for you, Timothy, continue in what you've learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it. Kanino mo natutunan yan, Timothy? Kilala mo eh, nanay mo, lola mo. And how from infancy, kita mo yun, no? Bata ka pa lang, you've known the Holy Scriptures. So it was not Paul who taught him the Scriptures, no? It was his own parents, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Verse 16, all Scripture is God-breathed or inspired by God and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. All Scripture. Now, alam natin na nung sinusulat to ni Pablo, malamang ang pinutukoy niya yung tinatawag nating Old Testament. Kasi hindi pa buo yung New Testament nung sinusulat to ni Pablo. All Scripture are inspired by God. So, technically, he was referring to Genesis all the way to Malachi. Yung tinatawag nating Old Testament na tinatawag ng mga Hebrews na Tanakh. Tanakh. Torah, Navim, Ketubim. Pastor, ano yun? Yung law, yung Genesis to Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And then yung Navim, yung mga prophets, and then yung Ketubim, yung writings. Pag binuo mo yun, ang tawag nila Tanakh, ang tawag natin Old Testament. Pero later on, Paul himself would say na tinanggap ninyo ang preaching ko not as the word of man, but the word of God. Sabi ni Pedro, the prophets did not write of their own, but they were moved by the Holy Spirit. So alam natin na ngayong hinahawakan nating aklat na Biblia ay ang salita ng Diyos, inspired Scripture. Hindi natin maipapasa ang generational faith nang walang pagtuturo ng salita ng Diyos. Saan ba natin kukunin yung ipapasa mo? Pag sinabi sa'yo, saan mo nakuha yun? Hindi ko alam, napulot ko kung saan. Hindi ah, hindi natin ito napulot kung saan. We have a basis for our faith. By the way, we encourage you, if you're able to, join us every Saturday night for the doctrine service ni Pastor Danny. Kagabi, kasama ko yung si Brother John at si Sister Christy. Para lalo tayong matutunan ng salita ng Diyos. Yung habits classes, para lalo tayong matutunan ng salita ng Diyos. Yung EGR, para lalo nating matutunan ng salita ng Diyos. Every opportunity we have to learn the Scripture, take advantage of it. Yung daily readings, take advantage of it. Bakit? You will not grow in your faith without the Scripture. Pangatlo, worship. Paul writes in Colossians, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. I love all genre of music, okay? Lalo pa may anak kaming musician, natututunan ko pa yung mga iba. May mga pop, may mga country, di ba? May R&B, meron kung ano-ano pa, classical, everything else. Pero, nothing beats worship as the music of the soul. Dahil i-elevate ang iyong spirit patungo sa presensya ng Diyos. Amen? Di ba kanina habang nanlilintay ng worship team, parang ramdam mo talagang naroon ka na, mahahawakan mo na yung mukha ng Panginoon. Ganun ka nang kalapit, no? Talagang, wow, thank you Jesus. At may mga revival na nangyayari sa kung saan-saan. And worship is always an important component. Many times in my life, you feel down, you feel discouraged. A worship song will elevate you. Nakaranas naman kayo ng ganun. Walang solusyon, pero somehow through worship, ma-realize mo, oh my God, God is bigger than this situation. Bakit ba ako namang problema sa bagay na ito, samantalang ang Diyos ay napakalaki over everything. Pang-apat is fellowship. Fellowship. Hebrews chapter 10, let us consider how we may spur one another toward love and good deeds. Not giving up meeting together, so wag daw tayong ihinto sa pagtitipon, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So kayo pong mga online, God bless you. Thank you for joining us online. We would love to see you here. Amen? Kayo, palapaan nga natin yung mga nasa online service natin. Yay! Punta na kayo dito. Okay? Naalala ninyo during the height of the pandemic, no? Shutdown lahat. No? Sabing ganon, huwag na kayo lumabas, baka kayo magka-COVID. Lalabas lang kayo for essentials. At dinefine ng gobyerno kung ano yung essential. Food. Siyempre, kailangan kumain, di ba? Kung hospital, kailangan yon. Something like that. Pero wala po yung religious services sa essential.
Ibig sabihin, ang pagtitipon daw ay non-essential. Pwede mo namang gawing online, mag-online ka na lang. Now, obviously, during that first year, yes, dahil hindi natin alam ano pa itong kumakalat na ito, hindi natin ma-figure out kung ano, wala pang vaccine, ganyan. Pero eventually, when we were allowed to gather, sino-sino naaalala, yung first Sunday of October 2021, no? So, one and a half years from March 2020, until the end of September 2021, wala tayong face-to-face gatherings, no? So, first Sunday of October 2021, 30 people lang nandito. Kasi sabi ng gobyerno, 10%. So, 10% lang daw. So, 30 people. Hanggang umabot konti-konti, 30%, ganyan. Tapos kung kailan naman dumadami, dumama naman si Omicron. Kaya biglang shutdown ulit tayo noong January 2022. Pero ngayon, narito na tayo. Bakit? Kasi diba, no? Iba eh. Tama? Iba? Iba yung magkakasama tayo, nagtitipon, nagpupuri sa Panginoon. We see each other, we encourage each other, we pray for each other. Kumusta natin ang isa't isa? Fellowship is very, very important. Next is mentoring. Paul continues in his 2 Timothy chapter 1. For this reason, I remind you, fan into flame, Timothy, the gift of God. Yes, meron ka ng calling, meron kang gift, merong biyaya ng Diyos na inilagay sa buhay mo. Pero, huwag mong hayaan, ganun lang yun. Paypayan mo ng paypayan, fan it into flame. For the spirit that God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So, kailangan para natin maipasa itong generational faith that we mentor each other. We allow ourselves to be taught, and then we teach also. Amen? Someone is always pouring into us, and then we are also pouring into someone else. Alam nyo, napakahalaga yun. Dahil kung hindi, isipin ninyo, 2,000 years halos na yung lumipas magmula nung dumating si Jesus, nabuhay, namatay, pinako, umakyat ng langit. How would it have reached us in the Philippines? Apakalayo natin sa Israel. How would it have reached us and our generation? Kung hindi, every generation, pasa-pasang ganun. Amen? Hindi naman lumaktaw ng 2,000 years ang Christian faith eh. Hindi lumaktaw ng ganun. Wala hong ganun. At wala rin lumaktaw mula Israel at nag-Iron Man, nag-landing sa Metro Manila, pum! Wow! Si Pastor Dennis Hepner pala si Iron Man, ano? Nung itinatag itong Beginnings Church, no? Siya pala'y lumipad, galing Canada, pum! Hindi. How does that happen? You go to the nearest place, to the nearest place, to the nearest place, until finally, pwede na mag-travel. Pero nung unang panahon na yung kabayo, para ka makapunta from different locations, maliit na bangka. And then of course now, through the internet, maski nandiyan ka, pwede mong ibahagi sa napakalayong lugar. Pero we need mentors in our life. We need mentors and we need to mentor. Pero yung pang-anim po, this really seals the deal for me. It is love. Love. Without this element, you cannot pass on generational faith. Look at the Apostle Paul. Sabi niya, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus. To Timothy, my dear son. Wow, feel na feel mo yung love ni Paul, no? Kay Timothy, grace and mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Recalling your tears, I long to see you. Love ni Paul si Timothy. Listen, my friends, you cannot pass on generational faith, whether it is to your own children or grandchildren. Or to other people, kung hindi mo sila mahal. Kung hindi mo sila mahal, eh wala akong pakisayo, sino ka ba? After all of this time, ganyan ka pa rin. Ayoko na sa'yo. You know? Kung ganun tayo, we can never pass on generational faith. To those of us that have children and grandchildren, do you think your children or grandchildren are perfect? No! Here's my question, are you? Of course not. Okay. So, ibig sabihin, yung sarili nating mag-anak, apo, hindi rin sila perfect. Sasablay sila. Yung iba nga sa kanila, hari ng sablay eh. Okay? Reyna ng sablay. Okay? Pero sa totoo lang, ikaw din naman. Hari ka rin ng sablay at reyna ng sablay. Pero, mahal ka pa rin ng Diyos. Has God ever abandoned you? No. Has God ever rejected you? Has God ever turned His back on you? No. And so, over the years, Barbara and I would have this conversation even about our own children. That no matter the offenses they may have done against us, it can never compare to our offense against God. You know why? Because when a sinner offends another sinner, that's one thing. But when a sinner offends the holy God, oh my gosh,
ang laking offense nun. Yung pareho kayong makasalanan, nagkasala kayo sa isa, edi pareho kayong makasalanan. Pero yung nagkasala ka sa Diyos na banal, ang laking offense nun. Pero pinatawad tayo. Minahal tayo. Diligtas tayo. How is it then that we cannot do the same for each other? How is it then that we cannot love the way God loves us? In fact, John would say, you cannot love God whom you cannot see if you cannot love your brother and sister whom you can see. Romans 2 verse 4, God's kindness leads us to repentance. Papaano natin madadala ang tao sa pagsisisi at kaligtasan ni Kristo? Kindness. It is God's kindness that leads to repentance. Huwag i-condemn, huwag batukan, huwag paluin, whatever. I-lead natin with love and they will come to faith in Christ. Amen? So, how do we have a generational faith? Can I ask our worship team to come back already? Prayer, scripture, worship, fellowship, mentoring, and love. Wow. Sabihan mo yung katabi mo ulit, uy, ipasa mo ha. Huwag mong suluhin. If we are to have a lasting impact in our community, in our society, in our nation, in the world, our faith must be sincere, meaning genuine, authentic, not fake, not for show, and generational, passed on from one person to another, from one generation to another. Tayo nga po tayong lahat. There's a song I want us to sing. I've asked the worship team to prepare. It's one medyo luma na from Steve Green, Find Us Faithful, pero napakaganda. Pakita ko lang yung words no, ng chorus. May all who come behind us find us faithful. Sino yun? Yung mga anak natin, apo, at kung sino pa. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe. And the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Tayo pong mga nanay, tatay, lolo, lola, kuya, ate, tito, tita, may sumusunod po sa atin. May nag-o-observe sa atin. At kung kayo mga singles, meron din nag-o-observe sa inyo. Sino yun? If you have a younger sibling, if you have a pamangkin, your office mates, lahat sila nag-o-observe. Totoo ba to? Totoo ba to? O sabi nga natin, Kristiyano sa puso, pero wala sa puso. Sana tayo, totoo, no? Genuine, sincere faith. Awitin po natin to. At I would like to ask all the parents and grandparents in the house, I want to pray for you because I know it's not an easy thing to pass on our faith to our children and our apos, but I want to pray for you today. So lahat po ng parents, grandparents, lapit po tayo as we sing this song. Our pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way. Yes, Lord. Cheering on the faithful, encouraging the weary, the lives a stirring testament to God's sustaining. Children sift through all.
our hands to the Lord. Bigkasin po natin ang mga pangalan, unang-una ng ating mga anak, kung tayo may mga anak, mga apo. Go ahead and lift up to the Lord the names of your children and of your grandchildren. Kayo pong mga singles in the house, teenagers or young adults, ang pwede ninyong ipagdasal sa Diyos ay yung inyong magulang at ang inyong mga lolo at lola, na sila ay makakilala ng tunay din sa Panginoon. At kung sakali man na kayo ang buong pamilya, you are truly a household of faith, na maipasa ninyo ang faith na ito sa iba, sa mga kaibigan, kamag-anak, kaopisina, kaklase, so that we can have generational faith. Lord, you heard the whispers of names that came from our lips. Our own children, unang-una, Panginoon. Our own children and grandchildren, Lord. Lord, sila ang una namin hahanapin pag kami kinuha mo na at dinala sa iyong kalangitan. Lord, the first persons, the first names we will look for years and years later on are our own children and grandchildren. Lord, huwag naman sana na marami kaming madala sa iyong kaharian, sarili naming pamilya, nakalimutan namin. So Lord, first of all, our own household, our own family members, in the name of Jesus, that they will experience the saving grace of God through Jesus Christ. But Lord, also, kailangan maipasa ito. Saan man kami, Lord, neighborhoods, offices, schools, maipasa namin ito, Panginoon. And Lord, we also pray a special prayer. We appreciate our kids' church teachers, Lord, our youth church, our young adults, the YPRO. Lord, yung mga namumuno, nangunguna ng mga ministry na ito, yung mga habits teachers, yung mga life group leaders, anyone who is discipling, teaching someone else, Lord, we thank you for their lives. They are passing on this faith to people that are coming to faith in Christ here in Beginnings Church. Lord, palaguin mo pang lalo, Panginoon, so that all of us will grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So that all of us will serve, all of us will be evangelists, all of us will be witnesses, all of us will be disciples and disciple makers, starting again in our own homes, in our own families, and then spreading out to our friends and to everyone else we know, even to strangers. Salamat, Panginoon. Sa mga nauna sa amin, salamat sa kanila, Lord. Thank you for the people that you use to bring us to faith in Jesus. Lord, maybe our own kamag-anak, kapamilya, kaibigan, yung nagdala sa aming unang-unang beses to a church like this, unang-unang beses nag-share ng gospel sa amin. Lord, thank you for them that they did not give up. They kept praying for us until we committed our life to Jesus. Lord, may we never stop praying for those that we are also sharing our faith to. May we never stop believing that Jesus also desires to save them. So salamat, Lord. All glory and praise is yours. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you all. Thank you, mga tatay, nanay, lolo, lola, at mga kuya, ate in the house. God bless everyone. Amen. Service today. We hope that the praise and worship of God inspired you. We hope that the prayers uplifted you. And we hope that the preaching of God's word encouraged you and challenged you to live a life according to God's purpose for all of us. I hope that every week you will join us in worship online
and that you can share this to your family and friends, classmates or office mates or neighbors, so that together we may come before the Lord, praising Him for all that He has done, giving thanks and praise to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord. God bless you. See you again next Sunday.